Bago po tayo magsimula, alam nyo ba na ang isang like ay napakalaking tulong para sa isang channel? Kaya pindutin nyo na po sana yan. Mag-comment na rin kayo ng kahit ano. Tara, magkwentuhan tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Bagong tagapakinig lang po ako dito. Nung una kong mapakinggan ang ilan sa mga kwento dito, ay muli ko ngang naalala ang sarili ko ring naging karanasan sa mga ganitong bagay. Nakatira ako sa isang barangay na sakop ng Mindanao. Hindi ko napapangalanan pa yung lugar. Nangyari ito noong dekada 90 pa, noong ako ay mga nasa 30 anyos pa lamang. Rumarakit po ako noon sa mga baryo-baryo. Namimili ng mga lumang relo at nagre-repair din. Ganon din sa mga alahas. Kahit mga sira-sira na, binibili ko kung gusto namang ibenta ng may-ari sa presyong napagkasundoan namin. Basta tunay lang po na ginto. Pinapasa ko rin po yon sa mga kakilala ko sa mas mataas po na halaga para meron naman akong kitain kahit papaano. Yung pag-repair naman ng mga relo, natutunan ko lamang din po yon sa tsuhin ko. Dahil sinasama po ako nito noon sa kanyang mga lakad at lagi rin niya akong tinuturuan noong medyo bata pa ako. Pero dahil nga karamihan sa mga baryo ay madalas ko na ring napupuntahan, medyo wala na akong nakukuhang customer at wala na rin akong nabibiling mga sirang alahas. Kapag umasa po kasi ako sa pwesto ay matumal talaga. Kaya ako na mismo yung naglilibot-libot sa mga baryo para may makuhang customer. Pero minsan, may mga nakikilala kong mga tao na nagiging dahilan kaya inaabot ako ng gabi. Minsan pa, nakikipag-inuman ako sa kung sino-sino. Tamang kwentuhan lang hanggang abutan ng dilim. Ganon po akong klaseng tao eh. Mahilig akong makipaghalubilo. Makipag-usap, makipag-inuman at sumama sa kung sino-sino. Pero dapat ay sigurado naman na hindi naaapektuhan nun ang kabuhayan ko. O sigurado ko na meron na akong maiuwi para sa pamilya ko kahit wala pa akong asawa ng panahong ito. Isang hapon, pauwi na dapat ako. Nung mapadaan ako sa nagtitinda ng barbecue. Ang bango-bango po kasi nun, kaya napapalunok talaga ako ng laway sa amoy pa lang nun. Napatambay ako bigla doon. Ito po yung panahon na medyo malayong barangay yung napuntahan ko. Medyo marami akong nabili ng mga sirang alahas at may mga naayos din akong relo sa mga taong nagpa-repair. Kaya alam ko, nakikita talaga ako sa mga nakuha ko bukod pa doon sa kinita ko sa mga nagpa-repair. Sa utak ko noon, wala naman sigurong masama kung kumain muna ako saglit kahit medyo padilim na rin po noon. Kaya tumambay nga ako doon. Kumuha ako ng ilang piraso at pinaluto ko. Talagang mabango po yun. Isang matandang babae yung nagbebenta. Pangiti-ngiti pa ito sa akin dahil halatang gutom na nga rin ako. Nung meron namang biglang dumating na babae, maganda po siya, na agad ko ngang napansin kahit medyo madilim na. Parang pamilyar nga lang yung kanyang suot. Parehong pareho sa alin na nakasalubong ko bago ko nakita yung nagtitinda ng barbecue. Hindi ako pwedeng magkamali dahil itim yun na bestida na ganun talaga. Kahit yung buhok po nun, ganun din. Binati pa nga ako nung alin na yun eh. Binati niya ako at nabigla pa ako nung kamuntikan na itong matumba nung nagkasalubong na nga talaga kami na medyo napahawak pa po ito sa akin. At nagawa ko rin po siyang saluhin bago po ito matumba. Nagpasalamat pa nga po ito eh. Kaya talagang nalito ako nang makita ko yung babae na parehong pareho yung suot doon sa ali. Pero ibang iba lang talaga yung itsura. Bigla lang bumata sa paningin ko na ibang tao na po talaga yon. Hindi ko maalis yung titig ko sa kanya noon eh. Tinanong siya ng tindera ng barbecue. Hindi ka taga dito ano? Tanong pa ng matanda. Tumango lamang yung babae tapos bumili rin.
Ngumiti ito sa akin at medyo nag-usap na nga po kami noon. Nagtanong ito kung saan ba daw ako uuwi at wala na daw masasakyan palabas ng baryo. Kailangan pa daw maglakad sa may labasan para magbantay ng tricycle o jeep, na parang alam niya na hindi ako taga doon. Ang wika ko lang sa kanya ay alam ko naman yon, kaya maglalakad na lang ako. Nung sinabi ko po yon, biglang ngumiti yung babae sa akin. At ako naman ay ngumiti rin na parang tanga, na alam kong halata talaga na gandang ganda ako sa kanya. Napakunot pa nga ng noo yung matandang tindera noon, na animoy nagtataka sa aking mga kinilos. Pero mabilis naman pong naluto yung binili namin ng babae, at halos sabay lang din yung ibinigay sa amin ng tindera. Parang ayaw ko pa pong umalis noon, dahil gusto ko pa nga sanang makausap yung babaeng yon. Kaya laking tuwa ko nung bigla na lamang itong nagtanong kung pwede ba raw siyang sumabay sa akin sa paglalakad papunta sa may labasan ng baryo para magbantay ng masasakyan. Sinabi po nito sa akin ang baryo kung saan po ito uuwi. At pwede nga talaga na kahit sumabay pa kami sa pagsakay sa jeep, mauuna lang nga lang akong bumaba kung sakali, dahil mas malayo po yung baryo kung saan sinabi ng babae na nakatira siya. Tumango lang akong parang ewan noon, dahil sa isip ko, ang swerte ko naman na makakasabay ko pa ito sa paglalakad kahit gabi na. Nagpaalam na nga rin ako sa matandang tendera noon, at pabulong pa nga itong nagtanong sa akin bago ako tumalikod. Iho, sigurado ka bang sasabay ka sa babaeng yan? Tanong lang po ng matanda. Pero bigla ring lumapit ulit doon yung babae, at niyaya ko na maglakad na, kaya hindi ko na nga rin nasagot yung tanong ng matandang tindera. Literal lang talaga noon na parang wala na ako sa sarili ko. Naglakad na kami ng babaeng yon. Nag-uusap pa nga kami habang naglalakad. Hinawakan pa bigla nito yung kamay ko, na hindi ko rin maintindihan kung bakit. Basta't hinawakan lang po niya. Sinubukan kong tanungin ang kanyang pangalan, at sinabi naman po nito agad sa akin, itago na lang natin siya sa pangalang Rika. Patuloy lang kami sa paglalakad at pag-uusap, nung meron kaming biglang nakasalubong na dalawang lalaki. May dala po silang mga sulo, kaya kitang-kita ko yung pagtataka nila nung makita nilang magkahawak kamay kami nung babae. Hoy kuya, gising! Sabi pa nga nung isang lalaki na parang nang-iinsulto. Kaya nagtaka po ako noon lalo. Naisip ko pa na baka hindi ako gwapo sa kanilang paningin, na nagtataka sila kung bakit kasama ko yung isang magandang babae. Ano kayang problema ng mga yon? Sabi ko pa noon. Huwag mo na lang pansinin, maglakad na lang tayo. Wika naman ni Rika. Pero dahil nagsimula na nga rin akong magduda, parang napansin kong iba na yung boses ni Rika. Napansin ko lang po yun bigla, na parang natauhan din ako, at parang narinig ko talaga ang isang boses ng matanda mula sa kanya. Anong sabi mo? Magsalita ka nga ulit. Wika ko pa, dahil baka guni-guni ko lang. Pero nung inulit niya ang kanyang mga sinabi, talagang matanda po yung boses na naririnig ko. Yung nakakakilabot pa, naalala ko agad yung alin na nakasalubong ko. Ganon na ganon po yung kanyang boses eh. Kaya bumitaw ako sa pagkakahawak ko sa kanyang kamay. Medyo nag-uunahan na rin noon bigla yung mga butil ng pawis ko sa mukha ko. Kinilabutan kasi ako bigla, na hindi ko maintindihan na talagang biglaan na lang na hindi ako mapakali. Naisip ko agad na baka kaya nagtataka rin yung matandang tendera ng barbecue. Hindi rin niya tinawag na iha yung babaeng yon, o kahit anumang nagpapahiwatig na bata pa yon, na parang tinuring lang niyang matanda na rin talaga yon.
Naisip ko agad noon na baka nung unang pagkakataon na nagkasalubong kami, ay meron itong ginawa sa akin. Naunahan niya ako ng dungan. Binati niya ako eh, lalo at pagod rin ako. At nagawa rin niya akong hawakan. May mga ganong kakayahan kasi ang ibang mga aswang, na kaya nilang dayain ang paningin o pandinig mo, o kahit ano pang pandama. Minsan parang ang ganda ng paningin mo sa kanila, pero yung totoo, matanda na pala talaga. O minsan naman, kahit anong sigaw yung gawin mo ay walang makakarinig sa'yo. Ganon yung sabi sa akin ng lolo ko noon. Pero nakalimutan ko lamang kung anong tawag nila doon. Paki-comment na lang din. Ayos ka lang ba? Tanong nito nung mapansin nito na hindi ako mapakali. Doon ko na nga rin napagtanto na masyado na palang mabilis yung paglalakad ko nung bumitaw ako sa kamay niya. Paglingon ko nga doon sa babae, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Biglang tumambad sa akin ang isang ibang-iba ng itsura. Matanda na at kulobot. Sa kaunting liwanag ng buwan ay naaaninag ko pa rin. Nakangisi pa ito sa akin. Siya nga talaga yung ali na nakasalubong ko nung una. Litong-lito ako noon pero unti-unting nagbabago yung kanyang itsura. Hindi na niya ako madadaya dahil natauhan na nga talaga ako. Nakakatakot yung kanyang itsura. Aswang talaga. Yung mga ngipin nito ay unti-unting humahaba. Napatingin ako sa malayo at nakita ko pa yung ilaw ng sulo nung dalawang lalaking nakasalubong namin. Medyo malayo na nga lang. Sumigaw ako agad ng buong lakas noon. Binuksan ko yung bag ko at kinapa ko agad yung isang gamit ko na medyo matulis. Yung ginagamit ko sa pag-aayos ng relo. Matulis po talaga yon pero maliit lang at hindi kahabaan. Sigaw ako ng sigaw noon. Aswang, tulong! Sigaw ko pa. Bago ko pa man makuha, yung kinukuha ko sa bag ko ay bigla na akong dinumog ng matanda. Pilit niyang tinatakpan ng bibig ko habang ako ay nagpupumiglas. Habang ginagawa po niya yon ay nararamdaman ko yung mahabang kuko. Medyo bumabaon yun ang bahagya sa aking mukha. Medyo nararamdaman ko yung tulis nun sa mukha ko. Dahil tinatakpan nga nito yung aking bibig. At dahil labala yung kanyang isang kamay sa bibig ko. At habang hinahawakan ng isa pa niyang kamay yung aking leg, hindi ako napigilan nun para makuha yung matulis na bagay sa aking bag. Nung nakuha ko na nga po yun, ginamit ko yung pangsaksak sa kanyang tagiliran pero sa ikli nun ay hindi niya agad ininda. Hanggang talagang hinigpitan pa po nito yung kanyang pagkakasakal sa akin. Doon ko na nga buong lakas na sinubukang saksakin ang kanyang mata. Pero hindi ko nagawa. At sa halip, yung mukha niya yung aking nasaksak. At naitulak ko siya, paalis sa pagkakapatong nito sa katawan ko. Napatayo siya pero agad rin akong nakabangon. Hawak-hawak ko pa rin yung pinangsaksak ko sa kanya. Sige, lapit. Sigaw ko pa kahit grabe na yung kaba ko. Pero dumapa po ito sa lupa na parang may binabalak na gawin pero hindi ko alam kung bakit napadapa ito. Yung itsura po niya noon parang unti-unting nagiging hayop. Pero bigla itong napalingon sa kanyang likuran. Nung tignan ko yon, may papalapit na ilaw ng sulo sa aming direksyon. Mabilis na parang tumatakbo. Yun yata yung dalawang lalaki pero wala talaga akong marinig. Parang nabingi ako bigla dahil din siguro mahigpit akong nasakal nung aswang. Tumayo ako agad at pumulot ako ng bato at binato yung parang hayop ng anyo ng aswang na yon pero hindi ko yun natamaan. Kahit napakalapit lang nun dahil na nga rin sa panginginig ng kamay ko. Akala ko atakihin na po nito ako. Pero nung malapit na yung ilaw ng sulo ay bigla yung tumakbo. Mabilis na pasuot sa may damuhan. Nasaan na yung aswang? Yung matandang babae ba na kasama mo? Medyo kinakabahan ding tanong ng mga lalaki. Narinig daw po nila yung aking sigaw. Duda na rin daw sila sa matanda na kasama ko.
dahil napansin daw nila na pabalik-balik na rin daw yon sa baryo nila na hindi nila alam ang pakay. Mukhang meron daw inaaswang at nagkataon na nakurso na dahan din ako. Nakahinga ako ng maluwag noon. Talagang nakiusap ako na magpahatid sa may labasan. Hanggang sa makasakay na nga rin ako sa jeep. Laking pasalamat ko sa dalawang lalaki. Nagulat rin daw sila kung bakit parang iba yung kilos ko sa matandang babae at magkahawak pa kami ng kamay. Yun pala, dinadaya lang nun yung aking paningin mula pa nung nakasalubong niya ako. Talagang naunahan niya ako ng dungan na umepekto yun sa akin. Pag uwi ko sa bahay, sinabi ko agad sa mga magulang ko. At pinagsabihan nila ako na mag-ingat na. Kaya simula nun, hindi na ako bumalik pa sa baryong yon. Hindi na rin ako nagpapagabi at nag-iingat na rin ako sa lahat ng mga tao na nakasalamuha ko. Ngayon po, meron na akong maliit na negosyo na nagre-repair ng mga relo. Nagbebenta rin ng kaunting alahas. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po.